May bago kaming na-discover na bagong bukas na Anli Hotpot dito sa Quezon City. At saktong-sakto nga, dahil pagdating namin ay mayroon silang 50% off na promo. Ito nga pala yung Hotpot Kid at matatagpuan ito sa second floor ng The Hub, Mayon. Malapit lang ito sa Welcome Rotonda at katabi lang ito ng Sun Residence. Sa Anli menu nila, nag-start nga pala ito ng 599. Sa premium hotpot naman, 799. Ang pinagkaiba nun ay merong tempura at skewers yung 799. Sa Anli nila, free na rin yung kanilang one piece na ice cream and Anli iced tea. Meron din silang a la carte na hotpot, 299 naman nag-i-start yun. Kung medyo mabilis yung sa kanilang menu, pakipost na lang po yung video. Nag-open nga pala sila everyday. Kapag weekdays, 12 PM hanggang 9:30 PM. Kapag weekend naman, 11 AM hanggang 10:30 PM naman. Yung skewers nga pala yung una namin tinikman. Panalo-panalo ang lasa. Yung hipon nila medyo malalaki at matataba. Okay din yung pagkakamarinate ng mga meats and okay din yung pagkakaluto. Next naman natin ang kanilang tempura. Nag-enjoy kami dito sa tempura nila. Nakadami nga kami dito eh. Malasa kasi siya at hindi siya puro arena. Tapos yung hipon mataba, tapos malaman. Kaya nagustuhan talaga namin. Kaya nga si Kobe, halos ito na nga lang yung kainin. Ayaw na nga niya magkanin. Papapakin na lang daw niya ito. Sa hotpot naman tayo, ang in-order namin ay yung kanilang bestseller, satay at laksa. Nagtataka ba kayo? Opening pa lang sila tapos meron na kagad bestseller? Ako din eh. Kaya tinanong ko yan. Nag-ooperate na daw sila since September pa, pero ngayon daw yung grand opening. Sa quality ng pork and beef, okay naman, kakita naman sa video, di ba? Hindi po yan sponsored ah, pumila po kami ng 2 oras para makakain. Tama po ulit narinig ninyo, 2 oras po kami nagantay sa sobrang daming tao na gustong kumain. Maayos naman ang pila para sa akin, worth the wait naman para sa quality ng food na ino-offer nila. Actually, hanggang yung natapos na kami kumain, padami pa rin ang padami yung tao. Yung sauce pala ng hotpot, pwede kayong gumawa or magpagawa sa kanila. Yung akin naman, ready-made na yung pinili ko. Brown sauce, parang peanut sauce. Okay naman ang lasa. Masarap siya. Tapos yung isa naman, yung parang tomato base, medyo maasim-asim ang lasa pero masarap din. Okay siya ipang partner sa mga seafood, magsausaw. Beef enoki nila, ang sarap, very tender, napakadami din ako nakakain nito. Actually, ako lang talaga kumain yan. Ayaw kasi ni Adele ng mga mushroom. Yung sinausaw ko yung beef enoki sa peanut sauce nila ay lalong mas sumarap. Natatakam ka na din ba? Tag mo na ang friends natin para mapuntahan na ang Hotpot Kids. Malay mo, bigla ka nilang ilibre. Lalo na at malapit na ang Feb 14. Ito naman yung kanilang salt and pepper pork. Shoutout nga pala kay ate na nakatabi namin sa lamesa. Sa kanya kasi namin nalaman yung food na to. At siya na rin pala yung nag-order ng aming pagkain. Ate, kung mapanood mo yung video na ito, maraming maraming thank you sa'yo. Nagustuhan ko din ang lasa nitong salt and pepper pork nila. Malasang malasa. Masarap ito yung bagay sa mga beer. Pwede kasi siyang ipangpulutan, lalo-lalo na kapag isausaw mo yan sa kanilang suka. The best talaga ang lasa. Pagdating naman sa service nila, sobrang okay din. Kahit na sobrang pagod na ang waiter, sobrang manalilito na din sa dami ng customers. Pinipilit nila gawin ng maayos ang trabaho nila. Bukod pa doon, sobrang hands-on din ng mga owners ng Hotpot Kid. Sila mismo ang tumutulong talaga. Hindi ako magtataka kung sa susunod, hindi lang ito ang branch nila. Nakikita ko na dadami ang Hotpot Kid dito sa Pilipinas. Ito naman yung kanilang ice cream. Okay din lasa, tapos yung sa akin, yung watermelon, ang cool lang kasi yung parang buto ng watermelon ginawa nila chocolate. Masarap din yung ice cream nila. Yun lang. Salamat sa panonood.